ninyo ang Panginoon na kinailang kanyang alam. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa ng Avila upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkalomong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit, umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aaring kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Hesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon nga sa pangako mo, puon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masasayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaong aki'y gagaglang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipahamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, may magandang paalala sa atin ng ating Panginoon sa ating paglalakbay pananampalataya, sa ating pagsunod sa Kanya. Gawa, hindi gawi. Loob, hindi lang labas.
Itong magandang paalalang ito ang nais ibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na po tayo na mga deboto at sanay sa simbahan. Sanay tayo sa maraming gawi, nakagawian. Sa katunayan, maaari tayong araw-araw na sa simbahan. Pero baka pagdating ng panahon, pag sinukat yung ating paglagi sa simbahan, eh baka parang wala rin naman pala tayo sa simbahan. Bakit? Dahil baka pagdating ng panahon, panay gawi lamang ang nangyari sa ating buhay. Pulos nakagawian. Nakagawian ko nang bumangon magsimba. Nakagawian ko na maglakad ng paluhod at magdebosyon. Nakagawian ko na ang nasa simbahan araw-araw. Nakagawian ko na yung magtaas ng kamay. Humiyaw ng pagdarasal. Magdasal ng maraming mga nobena. Narinig natin ngayong araw na ito, gustong itama ni Jesus sa Sareno yung Pariseo na tumutuligsa sa kanya. Sabi niya, kayo ang hilig niyo sa mga nakagawian. Dahil napansin itong Pariseo, hindi naghugas ng kamay si Jesus. Hindi ito paghuhugas lang ng paglilinis, kundi paghuhugas dahil bahagi ito ng kanilang ritual at tradisyon. Pulos ritual. At yun yung gustong itama ng Panginoon. Kaya nga, sa unang pagbasa, sinabi rin ni San Pablo, paalala sa mga Hudyo, dahil sa kanila, ang pagtutuli ay bahagi ng ritual na hindi ka magiging malinis kung hindi ka tutuliin, kung hindi ka susunod sa mga tradisyon, sa mga nakagawian. At sabi ni San Pablo, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Hindi yung mga nakagawian nyo lamang. Kaya mga kapatid, napakagandang paalala, huwag tayong manatili sa gawi. Yan lagi ang pagtuligsa sa ating mga Katoliko, sa ating mga deboto, magaling tayo sa mga nakagawian. Pero wala namang gawa. Kaya nga't ang ikalawa, loob, hindi lang labas. Dahil pag nanatili ka sa gawi, mananatili ka din sa labas. Panglabas lamang. Pero hindi tayo naniniwala at sumusunod kay Jesus Nazareno para lang sa panglabas. Ngayong henerasyon natin ngayon, napakalakas ng ganyan. Ano ba yung itsura ko? Kaya nga, para sumikat ka sa internet, sa online, dapat maganda yung content mo, yung ipapalabas mo. Kaya ang mga tao ngayon, ang iniisip lang nila, ano ba yung ipapalabas ko para magustuhan ako ng marami, para sumikat ako, para panoorin ako ng marami. Kamakailan lamang, may isang kabataan sa Espanya, sa ibang bansa, tumalon doon sa isang napakataas na tulay at sa kasamaang palad na matay. Pero bakit niya nagawa yun? Para sumikat, para panoorin siya ng marami. Nakakalungkot, marami ang mapangahas para lang mapanood, para sa palabas. Kaya nga sa ating mga kabataan ngayon, yun yung kanilang mas iniisip at isinasaalang-alang, ano ba ang makikita? Kaya't nakakalungkot, pwede yun mabahagi sa ating buhay pananampalataya, ano ba yung makikita? Kaya minsan kahit sa prosesyon, sa traslasyon, nakakalungkot man aminin,
pag ako'y nandun makikinig sa mga nakikipagprosesyon, nasabihin na, gandahan mo yung kuha, pagpanik ko dun sa taas, pagsampa ko dun sa krus, paghalik ko dun sa Senyor, kuha na mo para maipalabas, maipakita ko. Nakakalungkot po yun na ang ating debosyon, ang ating pagmamahal sa Panginoon, nananatili na lang sa labas. Kaya pwede tayong magpabonggahan sa prosesyon. Ulitin ko to, no? Napaborito ni Bishop Makani, panay bongga, walang bunga. Pabongga na lang tayo sa pananampalataya. Pagandahan ng bulaklak, pagandahan ng karosa, pagandahan ng uniforme, pero walang bunga. Wala kasi sa loob. Panailabas lang. Hindi ko po sinasabing wag na tayong magpakita ng ating debosyon. Mabuti po yun para mas marami ang ma-inspire. Pero siguraduhin natin na yung nasa labas, nakaugnay sa loob. Yung ginagawa natin sa labas, sabi nga ni Jesus sa Sareno, nanggagaling sa loob. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila. At ito yung kanyang magandang paalala sa atin na hindi gawi. Kaya nga siya ay nagumpisa ng reforma sa kanyang mga kasamahan. Dahil pwede tayong mapako lamang sa nakagawian, nakagisnan, nakasanayan, mga tradisyon, mga ritual, mga nakamulatan na natin. Ito yung dati nating ginagawi. Ito yung dati nating ginagawa. Ito na yung nakasanayan natin. Pero nakalimutan natin ang dahilan bakit natin ginagawa. Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo nagtataas ng kamay? Bakit tayo nagpuprosesyon? Kahit paalala ni Santa Teresa ng Avila, ating tignan ang ating kalooban at ito'y tumugma sa nasa labas din. Kaya't ang lagi niyang sinasabi, dapat magkaroon ng pagkakaisa ng kalooban sa pagdarasal at sa ating buhay, magkaisa, magkatugma ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng tao. Kapag nangyari daw po yun, kalooban ng Diyos, kalooban ng tao, nagtugma, at ito yung lagi nating dinadasal araw-araw, gawa, hindi gawi, loob, hindi lang labas, ang magiging mabunga sa ating buhay. Kaya't ito yung laging ipagdasal natin araw-araw. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, union of wills, ang lagi nating idasal araw-araw. Ang pagkakaisa, pagtutugma ng kalooban. Kalooban ng Diyos, kalooban ng tao. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, hilingin natin sa Panginoon na ang ating pagsunod sa Kanya ay maglapit lalo sa atin sa Kanyang kalooban upang gawa, hindi gawi, loob, hindi lang labas, ang maging mabunga sa ating buhay. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu.
ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal, at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong espiritu. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo na aming daan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo. Tunin at tanggapin, alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan at pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at pumantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, ni Santa Teresa ng Avila, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman ko. Ay alay ko sa'yo, ikaw ang tanging buhay ko. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan.
Muling inihahandog ng ating simba ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa ng Avila. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sa ating pagsunod kay Jesus Nazareno, gawa, hindi lang gawi. Loob, hindi lang labas. Upang tunay na maging mabunga ang ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinuluhalhati ka namin.